Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, ganun din sa ating mga kababayan na nagkalat sa ibang bansa sa buong mundo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito ako ngayon sa San Mateo, pero yung specific na lugar niya ay sa 5th Avenue ng East San Mateo, sa may park area ng San Mateo, recreation area. Ngayon ang pupuntahan ko ngayon ay medyo malayo-layo ng konti, kasi pupunta ako ngayon ng Palo Alto sa Veterans Hospital Building. Ito, baka madadaanan ko dito yung Silicon Valley. Baka makita ko yung mga companies na mga big tech, katulad ng Google, ng Twitter, kasi ang Facebook, baka nandun, ewan ko kung mayroon pa silang branch sa Facebook sa Palo Alto, dahil sabi ko nga na mayroon na silang bagong headquarters dito sa Menlo Park. So yung ibang mga nandun doon na mga opisina, katulad ng Apple, so nandun lahat. Kaya nga tinatawag na Silicon Valley, kasi yun yung lugar sa mga technology, sa information technology. Kaya ngayon, tama-tama, maganda rin ang panahon, kaya I'm confident na maganda yung video na makukuha ko ngayon. Kaya lang malayo-layo ito. So ang oras ngayon 11:05 ng umaga. So baka aabutan ako dito. Sana kung walang traffic, baka mga 35 to 40 minutes makuha ko na yung Veterans Hospital sa Palo Alto. Kasi doon ko susunduin yung pasahero ko na naka-wheelchair. Tagal-tagal ko nang hindi nabisita itong Veterans Hospital simula na nagkaroon ng COVID-19. Dati, madalas talaga ako pumupunta dyan sa lugar na yon. Well, anyway, ngayon, nakabalik uli ako for almost 3 years na hindi na ako nakapunta doon. Kasi 2020 yung COVID, 2022 na tayo ngayon, ano? So, mga ganun, mga 3 years hindi ko na nabisita yung Palo Alto. Although may part sa Palo Alto na nabisita ko, pero itong Veterans Hospital kasi, madadaanan ko dito yung mga company nga, yung mga big tech companies. Kaya sige, tingnan natin. Ang dadaanan ko ngayon ay ang Highway 280. Ito kasing Highway 280, ano to? Nagkukonect ito. Kung galing ka sa downtown San Francisco, magkukonect yan all the way to San Jose, sa downtown San Jose din, tapos vice versa. Kasi isa yan sa mga main freeway dito sa Bay Area, sa San Francisco Bay Area. Yung isa, yung 101, kasi interstate yan, kaya all over the United States yung freeway na yan. So isa din yan sa mga main freeway sa Bay Area, kasi yung 101, pag pupunta ka sa Golden Gate Bridge, yung tinatawag nilang Vanes, yun yung namang magkukonek, parang connector yung Vanes all the way to Golden Gate Bridge. Tapos pag nakalampas ka na ng Golden Gate Bridge, yun, normal na freeway na yun sa 101. Ganon. Kaya kumbaga sa ano, ang 101 is on the east side, ang 280 is on the west side.
Tapos ito namang El Camino, kasi nandito ako ngayon sa El Camino, no? Mag-i-exit lang ako diyan sa Highway 92 going to west. Ito naman, ito yung pinaka main thoroughfare sa Bay Area, sa San Francisco Bay Area, kasi napakahaba nitong El Camino Real. Nag-umpisa nga ito sa Daly City, all the way ito sa Palo Alto. Ganyan. Kaya yun, parang pinaka main thoroughfare talaga sa San Francisco Bay Area ay tatlo. So nandito na ako, magkoconnect na ako rito sa Highway 92 going west papuntang Half Moon Bay. So ang target ko ngayon ay Highway 280 going south. Mahaba-haba ito, pagpasensyahan nyo na. Mahaba-haba ito ng video dahil malayo-layo yung Palo Alto. Actually, ang pick up ko doon ay 11:30. So sa tingin ko makukuha ko pag once na sa 280 na ako. Ito kasing 280 at saka 101 nagkukonek yan. So kung galing ka sa 280, may i-cross mo lang yung 280 all the way to 101. Ganun din kung nasa 101 ka, i-cross mo lang din yung pag nag-exit ka sa 101, i-cross mo lang din yun at matutumbok mo ngayon yung 280. So dalawa lang, tatlo lang ang palatandaan dito sa main thoroughfare sa Bay Area, sa San Francisco Bay Area. Highway 280, Freeway 101, at saka El Camino Real. Pag na-master mo yung tatlo, medyo hindi ka na maliligaw-ligaw sa tingin ko. Yun lang. Kaya yun ang pinaka-importanting mga kalsada dito sa San Francisco Bay Area. Doon sa East Bay side, hindi ko ma-feature sa inyo kasi iba yung lugar na yon. Ang kaya nga nag-focus ako rito sa San Francisco Bay Area kasi sabi ko nga, ang San Francisco ay isa sa mga tourist destination kasi ang daming mga magagandang lugar dito sa San Francisco Bay Area na pwede kong i-highlight. Kaya lang hindi pa sa ngayon kasi ang pina-prioritize ko yung mga dinadaanan ko lang pag mayroon akong mga customer na pinipick up. Yun ang binivideo ko. So kahit papano, nakapagbigay ako sa inyo ng konting guide kung talagang gusto nyo mag-drive around dito sa San Francisco Bay Area. Kung malayo-layo itong ano, pagbibiyahe natin, so kung ano na lang ang papasok sa utak ko na ma-discuss ko sa inyo, yun nga ang ginagawa ko ngayon. Hinahaluan ko ng yung pag-vlogging ko sa pagbibideo sa mga kalsada, hinahaluan ko ng sometimes politics dahil ano eh. Alam mo, sa totoo lang, nagka-interest ako sa politics dahil nga nung nandito na ako sa Amerika, doon ko na realize na ang akala ko ang Amerika walang bahid na korupsyon. Yung pala, ang tindi pala ng korupsyon dito. Kaya sabi ko nga dismayado ako kasi ang dami kong naririnig na mga magagandang mga naririnig ko noon about America. Kaya napakataas ng expectations ko nung pumunta ako rito sa America. Pero nung dumating ako dito, wala, na-dismaya talaga ako. Dahil kabaliktaran lahat yung mga sinasabi nila na maganda, malinis, tahimik,
walang crime, yung mga ganun ba? Kaya sabi ko nga eh, once na makuha ko yung retirement ko, yun lang naman ang inaantay ko eh. Tapos uwi na ako. Mas mag-i-enjoy ako diyan sa atin. Lalong-lalo na si President Bongbong Marcos na ang presidente natin. Kasi talagang malakas ang kutob ko talaga na gaganda ang Pilipinas sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasi isa dyan sa ini-expect ko talaga na ma-implement yung will and testament ni ex-president at late president Ferdinand Edralin Marcos. Yun lang. Kasi alam mo, sa na-obserbar ko lang dito talaga, kaya nila pinatalsik yan eh, si Marcos. Kasi gusto nilang silang makikinabang sa kayamanan ni Marcos. Kasi nung nagpresidente yan si Marcos, bago tumakbo ng presidente yan, napakayaman na ni Marcos. Kaya dahil nga sa talino niya, magaling siya, sinisecure niya muna yung mga kayamanan niya bago siya tumakbo ng presidente. Kasi alam niya na gagamitin yun na issue sa kanya pag nagiging presidente na siya at hindi niya na secure yung kayamanan niya. Yun nga sabi ni Madam Imelda Marcos eh, na nung nagpakasal sila, number 4 si President Marcos sa nagbabayad ng taxes. Just imagine, kung number 4 ka, ibig sabihin, napakayaman mo. Diba? Kaya yung sinasabi nga nila na saan daw kinuha ni Marcos yung kayamanan niya, gagal to si Cory. Gusto ni Marcos umuwi para ipaliwanag ni President Marcos kung saan ang galing yung kayamanan niya. O, bakit ayaw niyang pauwiin? Kasi alam niya. Alam niya na mabubuking sila pag pinauwi niya si President Marcos nung time na yon. Napakadumi talaga eh. Alam mo, itong ano, nasusuklam ako, kaya siguro kinocourse sila eh. Isa-isa silang namamatay. Oh, inuna si Ninoy, sumunod si Cory, sumunod si Noynoy. O ngayon, tingnan mo, pati si Chris Aquino. Napakapayat na. Iapat pa lang sakit niyan, terminal lahat. See? Ang Panginoon hindi natutulog kung anong ginawa nila sa mga Marcoses, kung paano nila pinahirapan ang mga Marcoses, binalik ngayon sa Panginoon, sa kanila, o yun. Kung yung mga kasalanan ninyo, bayaran nyo na. O ito, iniisa-isa sila. O, diba? Tapos hindi ko maintindihan, itong mga kumampi pa rin sa mga dilawan sa atin, hindi pa rin sila nagigising sa katotohanan. Masyado na silang masyado silang nabulag sa kasinungalingan ng mga dilawan, yung ni Cardinal Sin, yung mga dito sa Amerika. Kasi alam mo, ang Amerika is not a bad country. Ang mga politiko rito ang na-corrupt talaga. Na-corrupt. Biro mo, dalawang partido nakuha ng globalist elite. Tsaka yung mga tinatawag nilang oligarch. Alam mo, ito kasing globalist na tinatawag nila, globalist elite. Ito yung mga elitista na hindi naman sila ganun kadami, pero napakayaman nila kasi yung kayamanan nila, buong mundo. Silang nagkukontrol sa economy of the world. Ito namang mga oligarko, ito lang yung mga mayayaman na kontrolado lang nila yung mga bansa kung saan sila nagninegosyo. Kaya tinatawag sa kanila oligarch. So itong oligarko at mga globalista, nagkakasabuatan. Kasi ang balak nga nila talaga, gusto nilang kontrolin ang buong mundo. Kasi sila, hindi sila naniniwala na may Diyos. Dahil nagagawa nila yung ginagawa ng Diyos dahil sa kayamanan nila. Kaya sabi nila, walang Diyos. Kasi bakit nagawa namin yung ginagawa ng Diyos? O, kaya hindi sila naniniwala ng Diyos. Kaya nga ang labanan nga ngayon, labanan nito ni Satanas at saka
sa Panginoon natin, no? No, ngayon, kung nasa side ka ng Panginoon, secured ka na. Now, ngayon, ang problema, itong mga nasa side talaga ni Satanas. Kasi hanggang ngayon, nandyan pa rin sila sa side ni Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, pinapatawad na niya tayong lahat. Isinugal niya yung buhay niya, nagpakamatay siya sa cross, para lang masave tayo sa ating mga kasalanan. Kaya lang, siyempre, nung umalis siya, alam ng Panginoon na si Satanas ang naiwan dito sa mundo. So, siguro sinadya din niya yun na, sige, Satanas, sa'yo na yung mundo. Basta't pinatpatawad ko na lahat yung mga kakampi ko dyan sa mundo na yan. Now, ngayon, kung may makuha ka, may ma-recruit ka, swerte ka. Parang ganun eh. Now, ngayon, kung may maiiwan na para sa akin, swerte din ako. Pero, babalik ako. Pagbibigyan ko silang lahat uli ng isa pang pagkakataon na magdesisyon kung sa akin ba sila o sa'yo. So, yun ang siguro sa tingin ko, yun ang gagawin ng Panginoon. Babalik ka sa dito to judge the living and the dead. Yun ang sinasabi niya eh. Hindi ngayon, kung kayo ay nasa side pa rin ng demonyo, nasa side pa rin ng ni Satanas, ay bahala na kayong mananagot sa Diyos, sa Panginoon, pag bumalik siya dito. Kaya yun ang hindi ko maintindihan, kasi may mga common sense naman tayong lahat eh. Kahit bobo ka, may common sense ka eh. Mabubo ka o matalino, lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng common sense. Diba? Siguro naman alam nyo kung ano ang side of evil at saka anong side of good. Diba? Isa na lang ang example ko, ginawa ko ng example ang abortion. So sa tingin nyo ang abortion, is it on the side of evil or on the side of good? Diba? Kasi hindi naman yan ang inutos ng Panginoon eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, go to the world and multiply. Tapos ngayon, i-abort mo yung bata sa sinapupunan mo. Ibig sabihin, you are now violating the law of God. Ibig sabihin, hindi yun batas ng Panginoon. Batas ni Satanas ang sinusunod mo. Diba? Kasi sabi nila, nire-rape ako eh. Tapos, alam nga naman, nabuhayin ko yung anak ng rapist ko. Bakit? Nung ni-rape ka ba, wala bang dahilan yon bakit ka ni-rape? Diba? Kasi utos ni Satanas yun eh. Yung rapist, bata na ni Satanas yun. So, kung ikaw makasalanan ka rin, so sabi ni Satanas, sige, i-rape mo yan. Dahil kakampi natin yan. No, ngayon, ni-rape ka nga, nabuntis ka. Diba? Tapos ngayon, kumo nasa side ka ni Satanas, kaya ang utak mo ngayon sa side ni Satanas. Kaya gusto mong patayin yung bata. Dahil ayaw mong makita yung bata na ang ama ay ang nagre-rape sa'yo. O di ngayon, dalawa na ang na-recruit ni Satanas. Yung rapist at saka ikaw na nire-rape. Diba? Pero kung ginamit mo ang utak mo, diba, kung talagang nasa side ka ng Panginoon, iisipin mo ngayon yun na talagang kahit ni-rape ako, dahil itong batang binuntis ko ay wala namang kasalanan nito, diba? Bakit mo siya ngayon itawag nito, ipalaglag? Doon pa lang, alam mo na kaagad kung alin ang good, alin ang evil. Isa lang yun ang example. Diba? Kaya ako'y naiinis ako sa mga tao ba na hanggang ngayon nabulag pa rin kay Satanas. Pero wala tayong magagawa eh. Decision nyo yan eh. Buhay nyo yan eh. Kung hindi kayo naniniwala na may Diyos, edi mananagot kayo sa harap ng Panginoon pag bumaba na siya dito at huhusgahan na tayo. Kaya
ang pakiusap ko nga lang sana, tayo mga Pilipino, dapat magkaisa na tayo. Huwag na tayo magpapadala sa sul-sul ng mga dayuhan, kasi gusto ng mga dayuhan, magkawatak-watak tayo mga Pilipino. Ganun din ang ginagawa nila rito sa Amerika eh. Kasi nga, ano sila eh, ang globalist elite kasi, ano sila, socialist communist. Yun ang ideology nila eh. Socialist communist. Kasi pag socialist communist ka, ang hinahabol mo is power and control. Tingnan mo yung mga komunistang bansa. 'Di ba? Katulad ng China. Oh. Kontrolado nila lahat ng tao. Dahil pag hindi ka sumunod, patay ka. Wala silang human rights eh. Ganun din ang Russia, basta't mga communist country, North Korea, Cuba, Nicaragua, kung ano yung mga bansa na komunista, wala ka freedom. Now ngayon, dito nga sa Amerika, napapansin ko nga na unti-unti na nagiging komunista ang Amerika. Dahil nahawakan talaga ang dalawang partido dito sa Amerika, nahawakan talaga ng globalist at saka mga oligarch. Nabayaran sila lahat eh. Na-compromise sila. Kasi dito, ang matindi kasi dito, pag once na pumagat ka sa offer ng mga globalista at saka mga oligarch, at aatras ka, apatay ka. Hindi ka mabubuhay. Yun ang ano dyan eh. Pag sumunod kayo sa amin, yayaman kayo. Lahat ng gusto nyo, bibigay namin. Pero pag once dinalikuran nyo kami, patay ka. Assassination, kunwari na aksidente ka, lalasunin ka, kung ano-anong gagawin nila sa'yo. Wala kang kalaban-laban. Kaya sila ngayon na-compromise. Especially itong mga Democrats, na-compromise sila. Kasi wala na silang choice, kundi susundin talaga nila yung utos ng mga nagbabayad sa kanila. Kasi kung hindi, patay sila talaga. Pwede silang i-assassinate anytime. Kaya nga, aywan ko, kasi narinig ko na si President Bongbong Marcos pupunta daw next month para mag-attend sa magsasalita sa United Nations Assembly. Well, sa akin, okay lang kung sa United Nations lang siya magsasalita. Pero as much as possible sana, huwag siya munang makipagkita kay Biden. Kasi, alam mo, ito opinion ko lang. Yung nasa likod ng mga ng Biden administration, yan yung mga tao na nagpapaalis sa tatay niya. Nandyan pa hanggang ngayon. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, nanalo siya nung tumakbo siyang vice president. Pero minamaniobra ng CIA ng pagkatalo niya, kasi manok nila si Robredo. Manok ng mga globalista. Oh. So, madali nilang nadaya, kasi nung time na yun, maliit pa lang ang lamang ni Bongbong Marcos at that time nung tumakbo siya ng vice president. Pero ngayon, nung nagulat sila dahil biro mo'y 31 million plus ang bumoto, paano mo dadayain ngayon yun? Dahil in a span of 2 hours, million na kaagad ang lamang ni President Bongbong Marcos at that time. Kaya wala na silang nagagawa. Pero ang mahirap kasi ngayon, dahil baka may gagawin silang hindi maganda kay President Bongbong Marcos pag pumunta siya rito sa Amerika. Yun lang ang apprehensions ko eh, na kasi hindi niya kontrolado ang Amerika. So kung para sa akin, hanggang doon na lang siya sa United Nations, after sa magsalita siya sa United Nations, umuwi na siya kaagad sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto talaga ng Biden administration na kausapin siya, sila ang dapat pupunta sa Pilipinas. Hindi si President Marcos ang pupunta sa Amerika. Kasi doon sa Pilipinas, kung nandiyan sa Pilipinas, control, siya ang may control. Hindi ang mga tauhan ni Biden. Hindi. Kaya para sa akin sana, ipagpaliban niya muna. Antayin niya muna ang result ng November 8
midterm election. Antayin niya kasi pag once na nakuha ng Republican ang House at saka Senate, magkakaroon ngayon ng tunay na investigasyon simula nung 2016 presidential election hanggang sa 2020 presidential election at saka yung January 6, 2021 insurrection sa Capitol Building. Diyan lalabas ang katotohanan pag ang Republican na ngayon ang mag-investigate sa tatlong insidente na yon. Kaya dapat, sabi ko ba, ilang buwan na lang, ipagpaliban niya muna. Tapos next year malalaman natin kung nakuha ng Republican ang Congress at saka Senate. Kasi para sa akin, wala akong trust sa Biden administration para harapin ng ating presidente. Mas may trust ako kung si President Trump ang nasa White House, dahil alam ko na si President Trump ay kaibigan ng mga Marcoses nung mga time na yon. Kaya siguro ganun na lang talaga ang galit nila kay President Trump. Biro mo, first time in history na bahay ng isang former president niraransak nila, nire-raid nila. Samantalang si Hillary Clinton, ang daming kasalanan na gawa ni Hillary Clinton, pero walang ginawa ang FBI, walang ginawa ang Department of Justice. Diba? Anong tingin mo ron? Diba napaka-bias nila? Parang mayroon kaming dalawang two-thirds system dito sa Amerika ngayon. Batas para sa Democrat at batas para sa ordinaryong tao. Nakasama na dyan ang mga supporters ng mga Republican. Antindi talaga. Kaya ganun na lang ang galit nila kay Trump, kasi si Trump talaga ang nag-expose sa kanila. Nako, hindi ko na detalye yung pagpunta ko rito sa Palo Alto. So anong oras na ba? 31 or late na ako. So diretso na lang ako. Hindi ko na maipasyal kayo doon sa mga companies ng mga big tech. Kasi ito na, teritoryo na ito ng Silicon Valley. Ngayon, diretso na lang ako sa Veterans Hospital kasi 11:31 na. 11:30 yung pick up ko. Kaya late na. In fact, 1 minute late, okay lang. Eh wala, nadala ako sa emotion sa pag ko sa politics. Ako ilis, sa totoo lang, inis na inis ako sa politics dito sa Amerika. Kaya pala ganun na lang tindi rin ang corruption diyan sa atin, dahil yun pala tinuturuan nila yung mga liberal sa atin. Oh, manok nila si Ninoy Aquino noon eh. Manok ng mga globalista eh. Kaya tingnan mo, kumbaga sa Bisaya, mirisi. Oh, iniisa-isa silang niliquidate. Oh, ngayon, itong si Chris. Itong si Chris na lang ang ano. Ewan ko kung magsisi pa ba yan si Chris. Dapat magsisi na siya sa nangyari sa pamilya niya. Oh. Dapat ano na niya, tanggapin na niya ang katotohanan na nagsinungaling sila. Pinarusahan nila ang mga Marcoses na wala namang kasalanan. Dahil lang sa kayamanan nila, pinoprotektahan nila ang kayamanan nila. Okay, so dito na ako, magpapaalam na ako sa inyo. Andito na ako sa Department of Veterans Affairs. Yan na ngayon yung Veterans, 100 Palo Alto Building. Kaya tatapusin ko na. Maraming salamat. Once again, thank you very much for watching. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko, at kung nagustuhan ninyo yung mga videos na ina-upload ko, please like and share.
Okay, so nandito na ako. Magpapaalam na ako sa inyo. At sana matahimik na ang bansa natin. Wala na tayong mga away-away dyan. Pati na yung mga rebelde dapat. Bumalik na sila sa batas ng gobyerno natin. Para magkaisa na tayo. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. At bye-bye for now.